Yan, namin manok na balo antay. Ayun, namin talo. Pwede na to. Okay. Not bad. And hello. Welcome po muli sa panibago nating Buhay Bukid Vlog. So andito tayo sa bukid para bisitahin yung ating mga tanim. No? Medyo ilang araw tayong wala dito dahil busy tayo sa kabila. Sa may amahin ko kasi nagpapatanim siya ng mga lakatan. So nasa 800 pieces yung tatamnan doon. So abangan nyo sa mga susunod na video. So ilalabas ko yung mga ganap doon sa area na yan. So hindi siya ang magbabantay. Ako daw kasi next month babalik din siya sa Amerika. At ako yung magiging caretaker. So dalawa yung pupuntahan nating area. Itong bukid at yung area na yan. Dito tayo ngayon sa patag. Yan. Na tinamnan ko last month ng sitaw. Sitaw na turo. Ito yung black beans. Yan. Meron din akong beans dito. Yun nga lang, medyo napabayaan na. Ito. Naririnig yung background, mga ibon. Yan. Ito yung masarap sa bukid. Talagang relaxing. Mga huni lang ng ibon at ng kalikasan ang maririnig. So, itong mga tanim ko na to ay kailangan na rin gamasan para hindi sila talunin ng mga damo. Lalo itong mga napier. At ito, mabibilis dumami yung mga to. Lalo na kapag mayroon ng mga bunga. May mga area pa rito na tatamnan ko ng ibang mga gulay. Soon. Yan. So, maliban dyan, sisingit ko lang ulit itong video, paayuda video. No, kung maalala nyo sa Uncle Simeon, yung binigyan ng 8,000 ng ating kababayan. So, mayroon pang sukli kasi 9,000 mahigit yung kanyang binigay. O, dinagdagan ko na lang para ayudahan naman yung isang balo dito sa aming barangay na 3 times na nabalo. Opo, 3 times siyang nabalo. So bumili ako ng bigas at konting grocery at eto po yung video. Ayun, thank you very much. Tatak. Tatak lang ako. Na nakaawat ti regalo ko nga Pasko. Manipod ide. Oho. Ayun. Ano kayo? Utang kasi kastoy. Please. Mamaya. Salamat ako ngayon, mga anak. Maraming salamat po sa inyo. At ngayon lang po nga magmatanda na ako. Ngayon lang po ako nakatanggap ng ganitong regalo. Okay. Bale. Correcto. Oh, pano ag sisidakay tilata. Katinas. Ano to eh? Ada kundi, ada tuna. Noodles. Yan, lagi ta. Adamot lang ti itlog kin tinapay.
So, si auntie ay biyuda na. Mag-isa na lang niya rito. Kasi yung mga anak niya may mga sarili-sariling pamilya na din. Ayan. Namin manok na palo, antay. Ayun, namin talo. Isungat. Iyak ko na ni, sakit mabuti nga ko, kunan na ni mama yun, no? So si Auntie Norma ay tatlong beses na nabalo. Nung siya mabiyuda sa kanyang ikatlong asawa, pero wala silang anak doon, ilang taon na nakakaraan. Yan, so umuwi siya dito sa barangay at yan, nagpatayo na lang ng maliit na bahay kubo sa tabi ng kanyang apo. So mag-isa na lang niya na nakatira. O, ayaw niya ring maging pabigat sa kanyang mga anak. Dahil nga sa hirap din ng buhay, may mga pamilya na rin. Kaya ito, siya ngayon nagsosolo sa tabi ng kanyang apo. Maliban din dyan, yan. So yung ating pinsan, kamag-anak, si Coco Marti Buhay Bundok, last month ay nagpadala uli ng 3,000 para sa kanyang ina. Pero yung 3,000 na ito galing kay Ma'am Dayday Pinay in Sweden. Yan, so si Ma'am Dayday, sa mga gusto po ng kadikitan na talagang legit na legit, kung babalikan nyo yung mga video ko, kung titingnan nyo, napakahaba ng kanyang mga comment. Mula simula hanggang dulo ay mayroong summary yung aking video. Talagang malalaman mo na full watch talaga siya. At kapag wala pa akong upload, so makikita mo, magko-comment uli siya, replaying this again. Yan. So ganun siya araw-araw halos kapag time niya. At maliban sa napaka-organic niya na kadikitan sa mundo ni YT, ay napaka-generous din. No? Mula nung nanonood ako ng kanyang mga video, napakarami niya ng mga subscribers. May channel o wala na binigyan ng regalo. At hindi lang basta-basta regalo, kundi mga relo, yan, chocolate, damit, at iba pa. Kaya advice ko sa inyo, kung gusto niya ng kadikitan na tunay, isa na si Ma'am Dayday sa aking mairi-recommenda. Ito yung 1-5. Itad ko kinyam. Tatada jay 1-5 i-grocery. Itad ko nga grocery ka no. Ay, si pang titam. Well, ito, itad ko neta. Nagapo neta ti. Nagapo ti ni Sweden. Ayun, ito pa lang kailangan nila. Okay. Maliban dyan, puntan din natin ito. Area dito. May ilan din akong tanim dito. Okra. Ito. And then Paul sitaw. Yan. So may mga pwede nang anihin pala. Yan. Pandagdag ulam.
Okay. Not bad. Pwede na rin ito pang sahog. Dito sa gilid, ayan, mayroon tayong konting kabatiti sa amin. Tawag dito. Meron pa isa. Ayan. Ngayon, siyempre, punta natin yung ating lakatan. Gaganda ng mga bulaklak kung titingnan natin. Kaso, mga damo sila. Tayo. Ayan. Nauna na yung si Sky. Ayan, syempre, tubig. Liligo sa kanyang mini pool. Ayun, ito ang huling ani natin ngayong taon kasi ito mga sumusunod ayan, ay pang 2022 na. Yun palang ating napagbentahan nung huli. So, nagbawas ako ng konti pansarili at yung natira doon sa tatlong buwig na yon ay 38 kilograms. And then, so mayroong bawas yon. Every 10 kilograms, mayroong isa na ibabawas. Kaya, yun, 38. Automatic, ginawa ng 4 yung bawas. Kaya 34 na lang kilograms yung binayaran. Times 40, so mayroon tayong napagbenta na 1,360 sa una nating benta ng saging. Plus ito ngayon, ayan. So, dagdag income ulit. Hindi pa natin nababawi yung ating puhunan dahil konti pa lang yung bunga. Pero next year ay mas lalo nang dadami yan. Okay, last. Dadan tayo ulit doon sa may kubo. Tingnan natin, baka may durian doon. At kukuha rin tayo ng mga tangkay ng gabi. Sukal na naman. Isang buwan lang nakararaan nung malinis ito. Ganto uli. Kuha rin tayo mamaya ng mga talbos. Pansawg. Ayun. Ang dami oh. Ang daming nasayang. 1, 2, 3, 4. Lima.
hindi kasi napuntahan agad. Pero at least may makukuha tayo. 1, 2, 3, 4. Okay. 6. Ito. Paborito niya yung durian na yan. Pwede na to. Mansahog. Ayan. So dyan na po nagtatapos yung ating video. So marami-rami rin tayo nakuha. Ito, hindi ko na pinakita sa inyo kanina yung iba. Yan, mayroon din tayong papaya, gabi, panggatong dun sa bubugbugin natin na gabi mamaya. Maraming salamat sa panonood. God bless at mabuhay po tayong lahat.